So itong pagbaliktad ho ninyo, marami mong nagtataka, baka nakatanggap po kayo, pero sabi nyo nga, hindi naman, wala naman ho kayong tanggap, natanggap. Pero ano po ang gusto nyo makita mangyari sa bansa at saka sa institusyon ho ng PNP dahil dito sa inyong testimonya? Dito po, Uyo Lolo, is gusto ko pong patunayan na totoo po ang mga nangyari sa Davao, lalo pa ang death squad. At isa po dito is yung conviction ko po na promise ko sa Diyos na sasabihin ko po ang buong katotohanan no matter what. Dahil pagkakutinyo po ito, anarkey po ang mangyari sa bansa natin. Okay. May posibilidad ho na maulanan ho kayo ng mga kaso dahil sa mga sinabi nyo ngayong araw. Handa na ho ba kayo dyan? Opo, alam ko po. Napayuhan na rin ho kayo ng abogado ninyo? Opo. Kailan kayo lumapit ng, o kumuha ng isang abogado para gumawa ng affidavit? Bandang kailan ho yun? This month, February. May lumapit po. February? Yes po. Sino pong lumapit? Galing po sa Sibahan para makonect ako sa mga plan lawyers. Opo. Sino po yung taong yun galing sa Sibahan? Kung pwede po, for security reason po. Ayaw niyo pong, naiintindihan ko po. Siya po ang lumapit sa inyo? Or... Ako po ang lumapit sa Sibahan mismo. Lumapit po kayo? Kailan po kayong lumapit sa Sibahan? Last December, after my retirement. So, kumbaga, nakuha niyo na yung retirement niyo, sabi niyo, panahon na para lumantad ako. Isa din yun doon sa mind ko, at isa din ang yung personal urge ko na may labas ko yung written confession ko. So, between December and February po, nung ginawa niyo yung affidavit, ano po pong nangyari? Sino pa pong nakausap niyo? May politiko po kayong kinausap na? Kasi po, nung gichos ko si Senador Trillanes na isa sa na-chose ko sa mga senador na lapitan. Kailan niyo po ninalapitan si Senator Trillanes? Bato pa February o early part of January. Hindi ako natap. Late. Mga January or February. Siya lang ang politikong kausap ninyo? Siya lang po. Siya lang. How about staff ng ibang politiko? Meron ba kayong kausap? Wala po kayo. Okay. At anong talagang nagtulak sa inyo para ilabas yan lahat? Yung konsyensya po ninyo? Isa po yun. So, anong reformang nakikita niyong kailangan sa pulis? O, kulang ba ang sweldo ng pulis? Kasi kayo, nakwento niyo po, nag-realty brokerage pa kayo ni Matubato, di ba? O, so po. Nag-realty business. Magkano kinita niyo ni Matubato? Hindi ko na po ma-estimate. Pero mas malaki ang kita sa Patayan. Mas malaki po kasi matagal na po nag-exist. Okay.